Maganda at mapagpalang araw, DJ Sean here. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mystery na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ang ating topic po ngayon ay ang mga produktong panglinis ng bahay na nakamamatay. Panoorin nyo po kasi baka hindi po kayo aware na ang ginagamit mo na pala ay pwede mong ikapahamak at ng iyong pamilya. At kung paano din ito maiiwasan. Kapag po naglilinis tayo, lalo na sa mga banyo o CR, ay madalas gumagamit po tayo ng mga produktong panlinis tulad ng bleach o chlorine. Dahil nga ito ay sadyang epektibo sa pagtanggal ng mga mantsa at bakterya. Ngunit alam nyo po ba na ito ay delikado o nakamamatay kapag nasinghot at naihalo po sa iba pang kemikal o iba pang panglinis? Isang 47 years old na babae ang namatay matapos masinghot ang isang ordinaryong produktong panlinis ng bahay habang nililinis niya ang baradong lababo sa kanyang apartment. Ang babae ay kinilala na si Angela Hill mula sa Espanya. Siya ay inatake ng severe respiratory failure matapos niyang masinghot ang singaw o usok mula sa drain cleaner na kanyang ginagamit. Ayon sa balita, binili ni Angela ang produkto sa isang suking convenience store pero hindi na binanggit kung anong brand po ito. April 22, 2023, normal daw ang umaga ni Angela ng araw na iyon. At isa nga sa mga gagawin niya ay ang pagtanggal ng bara sa lababo ng kanyang kusina sa loob ng kanyang tinitirhang apartment. Habang binubuhos ni Angela ang produkto sa lababo, ay nagkaroon daw ito ng chemical reaction na sadyang napaka-delikado kapag naamoy o nasinghot. Matapos masinghot ni Angela ang tila raw singaw o usok na lumalabas sa kanyang lababo, lumabas daw ito agad sa kanyang apartment at sinubukang humingi ng tulong sa mga kapitbahay ngunit wala daw tao na mga oras na iyon. Ayon sa mga investigador, sobrang itim at dumi daw talaga ng lababo ni Angela. At ilang oras nga ang lumipas, isang kapitbahay ang umuwi at nakita daw si Angela na nakahandusay na sa elevator ng apartment. Agad na tumawag ng ambulansya ang kapitbahay at sinubukang iligtas si Angela. Dumating ang mga paramedics at agad na isinugod sa ospital ito pero siya ay dead on arrival. Kinumpirma ng autopsy na si Angela ay nakasinghot ng little amount of toxic substance. Kinukonsidera ng pamilya ni Angela na magsampa ng legal na aksyon laban sa kumpanya na gumawa ng produktong ginamit ni Angela. Ayaw daw kasi nilang matulad sa ibang tao ang nangyaring trahedya sa kanya. Kalunos-lunos ang sinapit ni Angela at napaka-pambihira daw ang pangyayaring ito. Pero may mga ngilan-ngilan pang napapabalita ng ganitong insidente. July 19, 2020, London, UK, isang 34 years old naman na babae na si Leia Seymour ay napabalitang namatay dahil inatake siya ng asma. Ito ay matapos niyang masinghot ang usok ng pinaghalong bleach at isa pang toilet cleaner habang naglilinis ng kanyang banyo. Ayon sa witness na si Peter Seferi, may-ari ng car wash kung saan nagtatrabaho si Leia, tinawagan daw niya si Leia dahil ito ay bibisitahin niya. Iiwan na lang daw ni Leia na bukas ang pinto ng kanyang bahay dahil siya nga daw ay naglilinis ng banyo. Wala pang 5 minuto ay dumating na sa bahay si Peter. Napansin agad ni Peter ang amoy ng mga panglinis at napakatapang daw ng amoy nito. Sinalubong daw siya ni Leia sa labas ng bahay at nag-usap sila ng ilang minuto. Ngunit laking gulat daw ni Peter dahil biglang nahirapang huminga si Leia at ito nga ay nahimatay. Tumawag agad ng ambulansya si Peter at sinubukang mag-CPR sa kanya na itinuro sa kanya ng mga paramedics sa telepono. Naitakbo naman agad siya sa ospital ngunit siya ay na-comatose kalaunan. Pero matapos ang 4 na araw ay namatay din si Leia. Kinumpirma ng mga emergency services na naghalo nga ng 2 produktong panglinis si Leia na nagresulta ng chemical reaction at nagkaroon nga ng usok o singaw na nalanghap niya at na-trigger ang kanyang severe asthma attack. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ni Leia sa kanyang sinapit.
Nagbigay sila ng abiso sa mga tao na huwag maghalo ng bleach at iba pang produkto kapag naglilinis. Parang kapamilya na daw ang turing ni Peter kay Leia, kaya naman pinalitan niya ang pangalan ng kanyang car wash at ginawa niya nga itong Cecilia o Leia Car Wash. Sa isang pagkakataon, taong 2018 sa Madrid, Spain, isang 30-anyos naman na babae ang namatay matapos umanong 2 oras na naglinis sa kusina gamit ang ammonia o muriatic acid. Ang pangalan ng babae ay hindi na po sinabi sa mga balita. Ayon din sa mga balita, pagkatapos daw maglinis ng babae ay nahilo daw ito at agad na tumawag ng ambulansya. Ngunit pagdating ng mga paramedics, nakandusay na sa sahig ang babae at wala ng pulso. Sinubukan siyang i-CPR ngunit ito ay pumanaw na din. Ano nga ba ang dahilan kung bakit delikado at nakamamatay ang chemical reaction ng bleach sa iba pang panglinis o produkto? Ang chlorine bleach ay may active ingredient na sodium hypochlorite. Kadalasan ito ay matatagpuan sa household bleach at marami pang ibang disinfectants o panglinis. Ang sodium ay nagre-react sa mga asido tulad ng muriatic acid o liquid sosa. Ang mga produktong ito ay madalas na ginagamit din sa panglinis ng mga mantsa, para at matinding dumi. Kapag ang bleach at ammonia o asido ay naghalo, nagkakaroon po ito ng chemical reaction at nagdudulot ng toxic gases, usok o singaw na napakatapang at masakit po sa ilong. Kapag na-expose ka o nalanghap mo ang usok na ito, ay maaaring magdulot ng pag-uubo, pagkahilo, mahirapan kang huminga, pagluluha ng mga mata, pagsisikip ng dibdib, makating lalamunan, ilong at mata, pagbahing, pneumonia o tubig sa baga. Kapag hindi po naagapan, ito ay pwedeng magresulta sa lung failure, heart failure at brain damage. Ang ammonia o asido ay matatagpuan din sa mga produktong tulad ng glass o window cleaners, pintura at ihi. Nagre-react din daw ang bleach sa iba pang panglinis tulad ng insecticide at agua oxinada na madalas nga ay ginagamit sa panglinis ng ating mga kuko. Bukod sa toxic fumes, maaari ding makasugat sa balat o burns kapag na-expose ka sa pinaghalong panglinis. Ayon sa mga netizens, baka daw may naihalong iba pang panlinis si Angela kaya nagkaroon ng chemical reaction ito dahil nga sa sobrang barado at dumi ng kanyang lababo. Payo ng mga safety experts, kapag gagamit ng bleach at iba pang produktong panglinis ay siguraduhin na huwag paghahaluin ang mga ito. Gumamit ng mga gloves at face mask. Iwasan matalsikan o mahaluan ng panglinis ang iyong balat, mga kamay, ilong, mata at bibig. Siguraduhin na nasa tamang lalagyan ang mga kemikal na ito at nakatakip o silyado. Nakatago sa isang lugar na hindi madaling maabot ng mga bata at alagang hayop. Kung sakasakaling ma-expose sa chemical reaction ng bleach, gawin ang mga sumusunod na first aid. Kapag nakaamoy o nakasinghot, ay agad na umalis sa lugar na pinaglilinisan. Lumabas ng bahay o pumunta sa bintana kung saan may sariwang hangin. Sakaling ito ay nainom o napunta sa bibig, uminom agad ng tubig at gatas. Kung natalsikan ang balat o iyong kamay, dali-daling hugasan ito nang hindi bababa sa 10 minuto. Humingi agad ng tulong. Magpadala sa ospital o kumonsulta sa doktor kung nahihirapang huminga, nahihilo at nauubo. Pumunta din agad sa doktor kung nasunog ang balat o hindi mawala ang pangangati ng iyong lalamunan, ilong at mata. Ang paglilinis ng ating kabahayan, lalo na ng ating mga banyo, ay magandang gawain at importante naman talaga upang maiwasan ang dumi na maaring magdulot ng iba't ibang sakit. Ngunit, ang pagiging OSI o masyadong metikuloso, lalo na sa sobrang paggamit ng mga kemikal na ito, ay pwedeng magdulot ng kapahamakan sa atin. Bagamat sobrang bihira ang mga nasasawi sa maling paggamit o hindi pag-iingat, ay delikado pa rin ito. Lagi pong maging mapanuri at mapagmatsyag sa mga kemikal na ating gagamitin sa loob ng bahay, naglilinis man o hindi. At siguraduhin tama po ang inyong ginagamit at hindi po sobra.
Naway may nadagdagan sa inyong kalaman ang ating storya ngayon. Hanggang sa susunod na episode na Dagdag Kaalaman. DJ Sean here para sa Tagalog Facts at Mysteries. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe o mag-comment po kayo ng iba pang mga topic at suggestions. Hanggang sa susunod na episode, God bless everyone!